Hello everyone! Welcome to my YouTube channel. My name is Eds, ang inyong ka-amats na lagi may topak, gano'y. So, kung bago ka lang sa akin YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-like, mag-share, at syempre mag-subscribe. Pinutin lang din ang bell para lagi kang updated sa aking maganap sa buhay. So, without further ado, let's start the video. VTR, come on, take it over! Hi ka-amat, so kita nyo naman sa intro pa lang, parang talaga meron tayong iniinda sa amin nga ng mga kasabihan ng mga matanda. Ang sakit sa kalingkingan ay ramdam ng buong katawan. So yun ang aking naramdaman ngayon kasi alam mo ba kung bakit ka-amat. Kasi gusto ko nang i-share at i-divert yung aking energy na naramdaman ngayon na sakit sa pag-vlog. Gusto ko lang dito muna ito yung utak ko kahit nahihirapan ako, sana panoorin niyo to kasi sobrang sakit ng ngipin ko. Actually naramdaman ko to no Monday kahapon, tapos sabi ko sa sarili ko kasi meron akong phobia kasi pag sumakit yung bagang ko dati, tapos pinabayaan ko lang, tapos nilagnat ako and then namagash or whatever. So sabi ko ngayon, konting kikirap lang ng ipin, gusto ko na siya ipatanggal talaga. So another bagang naman to dito naman sa kabila. Ayan. So kanina nga, to make the story short, nagpa-schedule ko sa dentist. Hindi ko lang sabihin yung ano, hindi ko lang sabihin kung saan dentist. Dito sa amin, nagpa-schedule ako. Ayan. Tapos talaga, ang goal ko talaga is magpabuna. Tapos upon checking, ay sabi ni doktora, matibay pa naman yung ngipin ko, kaya pang ayusin. So first recommendation niya is ayusin muna yung ngipin, lagyan ng pasta kasi nga sayang naman daw. So ayun nga, so niligyan ako ng temporary feeling ba tawag naman sa temporary feeling ng pasta ito, papakita ko sa inyo yung tempo din. Ayan. So, at this moment, okay naman siya. Tapos, bigla siyang sumasakit. Bigla siyang nawawala. Ngayon nga, it's 1 o'clock in the midnight at sobrang sakit niya. Hindi ako makatulog. Actually, before ako mag-vlog, matulog kanina, nanood na ako ng ilang mga videos at napanood ko dun sa mga dentist na talagang after mo maglagay ng temporary pasta, nakatulad ng ganito kasi ay talaga makakaramdam ka ng pain. So they recommend na obserbahan ito ng ilang araw at kapag hindi talaga okay, it's about time na kailangan mo na siya patanggal at ipabunot na. Kaya lang ako parang hindi ko kayang itolerate yung itong sakit kasi nga mahina ako sa toleration ng pain sobra. So, gusto ko na siya agad ipatanggal bukas. I decided na ipatanggal na to bukas itong aking temporary feeling sa napasta kasi sobrang sakit niya. Tapos may time na nawawala at ang hirap kumain. Sobra. Once na kinagat mo siya or nakagat mo siya, sarang, ang sakit. Sobra. Tapos, talaga ginagawa ko. Dito na ako kumakain sa kabilang side. Tapos, sabay luno ka sa gawa ng Darna. So, sabi kasi, sa napanood ko, isa-share ko na lang sa description box kung bakit sumasakit ito kahit na naayos na. Kasi nga, nandun tayo sa restoration process ng ating ngipin. Kumbaga, sa isang sugat, na kapag tayo ay nagkasugat at tinahi siya, nasa paghilom siya, kaya umaantag. Hindi ko alam, umaantag. Tapos, kapag mainit, malamit, eh, di ba? Parang umaantay yung sugat mo. Ganoon din yun eh. At saka dahil nga nasa proseso tayo ng restoration ng ngipin natin is that yung ngipin natin nag-react dun sa nilagay na gamot. Kumbaga sa vaccine, kapag tinurukan tayo ng vaccine, yung katawan natin nag-react sa vaccine. Kaya minsan nagkakaroon tayo ng side effect
react na tayo and everything. So, ganoon din daw dito sa ngipin natin. Magre-react siya kasi may restore siya. Kasi may nilagay na hindi naman talaga taga dito sa ngipin. Hindi naman talaga taga ngipin. That's why magre-react siya. Katulad ngayon, guys, nawala na yung sakit. Hindi, nawala na. Nawala na yung sakit. Ano may yung sakit? Kasi ng ngipin ko ngayon is nawawala, bumabalik. Buti pa nga ito, bumabalik eh. Kung hindi ka na bumabalik. Pero seriously talaga, sakit niya. Sobrang sakit niya. Pero sabi lang sa mga napanood ko, it will take several days, 2 to 3 days, or 2 to 3 weeks rather, ang sakit ng ito. Kaya dapat talaga obserbahan. So hopefully makayanan ko yung ganong katagal span ng observation, kasi aside sa another gastos na naman, nagkamali ba ako ng desisyon? Kaamats, please comment the video, kasi ayun na 2,000 pesos. Tapos akala ko kasi magkakaigagan. So nakinig ako sa dentist ko kasi mayroon masarang knowledge dito. Ayan, sana lang hindi ako nagkakita, no? Pero sabi niya kasi pwede pa ayusin. So ayusin. Pero ang sakit talaga, guys. So parang sakit. Alam ko, mayroon ba nakaranas na sa inyo nito na sobrang sakit? Actually, yung dentist naman, nag-regamon siya na may panamik. Every 6 hours, as fit as needed lang yung siya inumin. Pero yun, nakadalawa na ako ngayon kasi sobrang sakit na kanina na pag-uwi ko. Tapos ngayon, ulit gabi. Hopefully bukas pag-isig natin, okay na siya kasi sobrang sakit talaga. Ang hina ko talaga sa duration ng pain. So ulit yung sinasabi ko. So common lang to na naranasan ng mga nagpa-temporary pasta. Common lang to sa mga naranasan ng mga nagpapapasta ng ipin, nagpapa-restore, kasi nasa process tayo ng restoration. At according sa napanood ko, at according sa isang dentist sa napanood ko, ito ay mayroon tatlong tayong way para masabing okay ito. Una, kailangan natin obserbahan yung pamamaga, kasi dapat para siya yung kapag yung sobrang sakit niya ay parang tibok, tug, ibig sabihin kailangan mo siyang talagang bigang pansin. Tapos second is kapag nagkaroon ka ng konting kapag yung sa paligid ng pinastahan mong ngipin, nagkaroon ka ng tonsils na may puti, ibig sabihin, hindi na kinaya ng ngipin mo yung restoration. At lastly, kapag meron ka ng bukol dito sa iyong mukha, ibig sabihin, hindi na talaga kinaya ng restoration mo. It's either after ng temporary filling, ang kasunod na process na igagawin sa'yo ay root canal. Or kapag hindi talaga kaya ng budget mo, tulad ko, tight budget tayo, so mag-adjust na tayo sa bunot. Kaya napaisip talaga ako kung tama ba na pina-restore ko mga tungipin ko, sinim ko na, sinisave ko, or dapat pinabunot ko na lang kasi baka hindi ito makayanin ang ipin ko. Pero even though kaya naman siya, pero ako hindi ko kakayanin yung sakit din. Sobrang mahina talaga sa tolerance ng pain. So hopefully talaga makaya ko siya, kasi ang schedule ko sa aking permanent pasta is sa February. So temporary pa lang to, pero sobrang sakit na. How much more kapag permanent? Pero sobrang sakit na ngayon. Pero according naman sa mga napanood ko at sa mga expert na bigyan ng kanilang review or opinion, expert knowledge, na it part talaga ng restoration process. Hopefully lang talaga bigyan tayo Lord ng powers to overpass, to overcome this kind of stage. Sa kasi ako talaga personal as a person, mahina ako sa ganitong tolerance ng pain. So comment down below naman sa mga nakapanood kung ganito talagang ba yung naranasan nyo. Disclaimer lang, hindi ako dentist, pero nag-research talaga ako kung bakit ganito yung naramdaman ko. At alam ko na marami pala sa mga nagpa-permanent at nagpa-temporary feeling ng pasta ay nakaranasan ganito. So hopefully, sana makaya na natin yung journey ito. Pero talaga, pag bukas at ganito pa din to,
pumunta na ako sa Thursday, ayan, talagang hindi na ako papatumpik-tumpik pa. Ipaparemove ko na ito. Kasi sobrang sakit na hindi ko kaya yung ganun sakit. Ayan. Maganda naman yung ngipin ko. Maganda siya. Talagang yun lang ang ano, problema ko. Actually, dito pinatanggal ko na kasi sakit din niya. Kasi nga, hindi ko kaya yung sakit. So ngayon, tutulog na tayo at hopefully pag-isip natin mamaya kasi alas dos na eh, ano na eh, 1:43 na kung tingin sa orasan. Hindi ko makita kasi nasa cellphone ko. Ayan, nagising na talaga ako, sobrang sakit. So, ayan, so good night guys at sana naman makakayana natin itong ating pinagdadaanan kasi sobrang ang hirap gumalaw, ang hirap-hirap talaga. So thank you so much for watching my vlog. Thank you so much and always pray for me and always and I pray for you. So thank you so much kung nakabot ka sa part sa portion ng video nito. Good night everyone. Sa akin sakit talaga.